Isang magaling na kapamilya actress, papasok na sa isang hit at trending na primetime serye ng ABS-CBN. Tingnan ang mga detalye. Tila lalong gumaganda ang mga eksena at kaganapan sa isang serye ng ABS-CBN na kung saan ay napapanood gabi-gabi sa iba't ibang platforms. Sa latest na balita ay papasok ng isang magaling na aktres ng ABS-CBN dito. Si Elise Hoson ay magiging bahagi na ng drama series na Dirty Linen bilang dating girlfriend ni Aidan na ginagampanan ni Sanjo Marudo. Sa isang teaser na inilabas ng Dreamscape Entertainment itong Miyerkules, ipinakilala ang karakter ni Elise bilang si Sophie Madrigales na tila malapit sa Familia Fierro. Ayon sa teaser ay sinabi ni Sophie na susubukan kong mahalin mo ako ulit, Aidan, walang makakapigil doon kahit na sino. Hindi pa malinaw kung magiging hadlang o kampi ang karakter ni Elise kay Alexa na role ni Janine Gutierrez. Habang sinusubukan ng huli na isidu si Aidan upang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa mga sekreto ng Pamilya Fierro. Huling nakita si Elise sa isang episode ng drama anthology na Maalaala Mo Kaya sa I1TFC series na The Goodbye Girl bilang isa sa mga pangunahing karakter noong nakaraang taon. Nito mo nakaraang araw, naging laman ng balita si Elise dala sa kanyang on and off relationship kay Makoy De Leon na mayroon silang anak. Noong unang linggo ng buwan, nagpahayag si Makoy De Leon na masaya at maganda na ang kanilang relasyon ni Elise matapos ang ilang linggong hiwalayan at naging kontrobersyal. Samantala, ang Dirty Linen na isang palabas sa telebisyon sa bansa na drama na ipinapalabas sa Kapamilya Channel. Ang kwento ay tungkol sa pagkawala ng ilang mga tauhan sa serye na nagsisilbi sa mayamang Pamilya Fierro. Maraming taon ang nakalipas, ang mga kamag-anak at mahal sa buhay ng apat na tagapag-alaga ay nagnanais ng matinding paghiganti laban sa prominenteng pamilya na ito. Upang makapaghiganti, sila ay nagpasok sa tahanan sa ilalim ng iba't ibang pagkatao upang ilantad ang kanilang maruruming sekreto. Gayunpaman, ang kanilang nakaraang pagkakasalubong sa nakababatang anak ng pamilya ay magdudulot ng mga hamong makakaapekto sa kanilang plano sa paghiganti. Noong May 17, 2022, kinumpraman ng Dreamscape Entertainment ang pagkakapili sa mga bida ng Dirty Linen na sina Janine Gutierrez, Sanjo Marudo, Francine Diaz at Seth Fidelin. Nitong nakaraan nga ay sinabi ng Manila Standard na nagbigay sila ng positibong review sa palabas at binansagan ito bilang bagong benchmark para sa mga drama series sa bansa. Ang official na hashtag ng palabas ay isa sa mga top trending topics ng Pilipinas na mayroong mahigit 40,000 tweets noong lumabas ang pilot episode nito noong January 23. Ang Dirty Linen ay nakapag-ipon ng higit sa 500 million views na sa lahat ng social media platforms sa loob ng 10 episode. Ang Manila Standard ay nagbigay ng positive review sa palabas at binansagan ito bilang bagong benchmark para sa mga drama series sa Pilipinas. Pinuri rin ito sa kanyang katitigan na kwento, nakakasuspense sa mga eksena at detalyadong produksyon at script at mga bida nito sa serye. Isa sa mga pumukaw ng pansin ay si Cyril Manabat na pinuri sa kanyang galing sa pag-arte at naging isa sa mga pinag-uusapan na karakter sa palabas online. Anong yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kina Perpetua Provido, kay Edita Dungog at kay Ivan Noel Pontenes. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.